sagalo. Oh. Sino dyan? Sabay-sabay nga kayong ano, nagpagalis. Sabay-sabay kayong nagpagalis na Kuya Radley Patanda. At na sila! Yay! Finally, nagkasama-sama na rin sila. Nakauwi na si Red. Welcome back to Husky Pack TV! So, kung napanood nyo na yung part 1 ng video na to, ito na yung kadugsong. Pero kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muna yon. Yun yung video na hinukay namin si Red. Binalikan namin siya doon sa dati namin tinirhan kasi nire-request nyo nga. And surprisingly, buo pa siya. Dahil doon, pinakremate natin siya, pinakuha sa Pet Valley. And ngayon nga ay, padating na siya. So, padating na si Red and finally, makaka-uwi na siya ulit. Alam nyo naman na doon siya, malayo siya sa atin kasi nga doon pa siya sa unang bahay namin, naiwan siya doon. Doon siya nakalibing. So ngayon, dahil nga hinukay natin, makakapasok na siya sa loob ng mansion kasi nga na-cremate na siya. So hintayin lang natin si Pet Valley na makarating. Ayan na guys, biglang paalis kami sa ano, andyan na si Red. So ayan yung Pet Valley guys. Ayan, wow. Makakarawin na ni si Red. Ang tagal niya sa ano, sa... malayo. Matagal siyang nawalay sa atin. Malayo siya sa atin. Ngayon makauwi na siya. Makakapasok pa siya ng mansion. Nandiyan na ba? Good morning po. Nandiyan na siya. Wow. Makauwi na siya rin. Ayan mo. Tama yung ano yun. 2023. Tama. Ay! Wala ito. Ba't 2023? 2019 yun. 2019 na matay na. Okay. Guys, mali yung kanyang death date. Pero papalitan daw naman nila. Nalito sila. Ay, natin yung kay Bubbles. Mali din. Nalito sila kasi... siguro akala nila kakamatay lang 2023 May. Akala nila May lang namatay. Kasi ayos pa yung buto. Siguro nalito sila. Pero ang sinend ko sa kanilang gear ay 2019. Tandang-tanda ako. 2019. May 19, 2019. Yung kay Bubbles ganun din. 2023 May. Ano ba sa rin? Oo, kali sila doon. Pero papaltan daw naman nila. Kaya carry lang. Ayun si Red. Wow! Ito rin guys. Kasi dati, paper bag lang yung kanila. Ngayon, nag-upgrade na sila sa... cute na basket na ganyan. Cute. Na. Super cute, promise. Ang cute niya. In-upgrade nila. Nakakatuwa. Oo, oh, akala ko. Lagayan lang. Eh, hindi. Kasama yan sa package. Ang galing. Tapos, yung memorable lang yan, nasa 2,500 lang yata. 2,500 lang yan. Kasama na yung basket. Super sulit. Ayun nga guys, upon checking, nagkamali sila ng date. Siguro na-lurky sila kasi 2019 pa, pero yung buto niya, buo pa. That's because kasi mababaw lang yung hukay sa kanya. So, hindi siya masyado na-decompose. Hindi siya napuntahan ng mga uod-uod, ganyan. Although, meron naman. Pero, hindi nga siya madaling na-decompose. Tapos, katabi pa siya ng puno. May ugat pa. So, hindi siya ganun kadali na-decompose. Kaya kahit 4 years na, ganun pa yung kanyang bones. Buo pa. Tapos, kitang-kita niyo yung bones niya. Napakalaki. Sobrang laki kasi talaga ni Red. Para siyang circulus talaga. Payat na version lang. Anyways, nagkamali nga sila. Dapat kasi yung kanyang death year is, if I wasn't mistaken, 2019 dapat yung kanyang death year. Yun yung sinend ko sa kanilang details. Pero ang nalagay nila doon is 2023. Siguro, sabi nila, ay ba, parang 2023 lang, ganyan. Kasi nga buo pa yung bones. So, sabi naman ni Kuya na driver is papaltan daw. Ito na nga yung video guys na pinaltan nila. Yung card na nakalagay, yung death year. I mean, death date niya. Ito na guys, nandito na ang Pet Valley. Yung ashes pala nila na dito. Tapos, papalitan. Kasi nagkamali daw yung... nagkamali yung... bali, aalisin. Nakatatanggalin. Hindi mo naman nalagay ng ashes ni Red. Dito nakalagay yung ashes. Anong nakalagay sa Red? May ashes din po ito? Mm-hmm.
Paano malaki si Red? Malaki siya, mahigit na 1 kilo. Ano to ko yung ngipin ni Red? Yan po yung ano, ngipin. Ah, yung kasi nung nakita ko hindi maputi. Pag nasunog po, may naiiwan siya. Opo. Ah, okay. Kaya pala sabi ko, ang puti na ng ngipin. Basta kamali lang yung deck. Yung year, ma'am. Yung year. Yes, yung year. 2019 dapat. Ayun, ito yung gansh yung tama. Doon po sa mga nagtatanong ng tungkol sa pagpapakremate ng dogs, yung iba po gusto ding hukayin, i-search nyo lang po ang Pet Valley sa Facebook. Pwede po kayang mag-message sa kanila. Dali lang silang i-message. Agad silang nagre-response sa page. Napakalaki naman ni Red. Ang dami niyang ashes. Ito yung candle. Scented ito ko yan, no? Apo, abang nga. Free nila guys, o may kandila. Tigi-isa sila ng gamito, nakalagay sa kanilang tabi. Ang divider lang na nabili natin ay tatatlo. Ngayon, apat na sila. Natin alam kung saan natin nilalagay si Red. Baka isama na lang to dun sa loob. So, ayun guys, dahil napalta na nga and okay na okay na si Red, sobrang tagal namin ito hinintay na makapasok siya sa loob ng mansyon. Inayos talaga muna. Make sure na ayos bago siya makapasok. Yun nga lang ay tatlo lang yung lagayan dun sa binili natin na parang pinaka-altar sa loob ng mansyon. So let's see kung ano magagawa natin para magkasya sila kasi apat na sila dun ngayon. Let's go! Ayun na guys, Red inaayos na ni Mother. So alam nyo ba naloka kami kasi may dalang ganito. Nung pangalawang balik, may dala ng extra na abo ni Red. So nagtataka kami kasi noong una, ito lang yung dinala nila. Paano kung hindi na sila bumalik pa? Bakit naiwan na si yung ibang remains ni Red? So, yun yung pinagtataka namin. And sobrang laki din kasi ni Red. Ito lang kasi yung pinakalagayan, guys, dyan ng abo niya. And sobrang laki niya. Siguro nga hindi nagkasya. Pero, bakit sa pangalawang punta sa kapa nila nabigay? Yun yung pinagtataka namin. But anyways, carry lang. Ito ngayon nakalagay dito ay yung bone niya. Kasi nga, bones na lang. Ewan ko kung parts yung kinukuha nila. Basta yung kasya dyan. Tapos, na-request namin na yung teeth. Alam nyo naman kasi yung kanyang ngipin talagang buong-buo pa. Tinanong ko kung mabuti. Sabi ko, kuya, bakit yung ngipin ay hindi naman ganito nung nakita namin, nung hinukay namin. Sabi ni kuya, pagka daw nasunog, hindi daw na... Hindi na abo. Hindi na abo. Pero ganyan daw yung nangyayari sa ngipin, guys. Ganyan. Hindi daw siya nagiging abo. Ginagrind pa daw. Na-edit din nila yung picture ni Red, which is okay naman. Pagkaka-edit. Kita sabi sa inyo, payatan siya, pero malaki siya. Laki-laki niya. Ang dami naming video sa TikTok, di ba? Pinakita ko sa inyo sa previous video namin. And ito yung pinagkamali nila. Yung birth date niya, September 23, 2017. Tapos, ayan, ito na yung tama, 2019. Ito yung nilagay nila noong ano. Ito yung pinaka-death date niya kasi. May 19, 2023 nilagay nila. Supposedly, May 19, 2019. Ito lang naman yung pinalta nila guys. Tinanggal lang yan. Tapos pinalta nito. Yan. Kaya, carry na. Pwede natin siyang ipasok. Siyempre guys, dadali na natin din to. And expect nyo na maingay. Simula na ulit ang kaingayan. Let's go! Pasok na natin siya. Naloka sila. Pag nagbubuhay pa lang ng ilaw, kagulo na sila. Nagbubuhay pa lang yan. Alam nilang may ganap kasi nagbuhay na yung ilaw. Tawad! Namaya na yung candle. Tay, si Red nga, ipapakita sa inyo. Si Kuya Red. Kuya Red! Hindi mo kilala. Hindi
niya kilala. Nakakilala dyan ay si Mali at si Sagre. Yeah, si Tina. Tina! Kamukamo yan, Tina. Kakulay. Kakulay, ano? May pagkahuling pa. Makulay mo yan. Napapahuling ka pa eh. Yan ang kakulay nga ni Atina. Ganyan nga kulay. Ganyan na ganyan kay Atina ang kulay. Parang caramel lang. Si Rayong daw, si Rayong. Hindi mo alam yung pa. Hindi mo alam yung kulay. Si Rayong. Malam. Si Kuya Rajan. Mickey Rikes. Yeah, si Juno Dos. Si Kuya Rajan, hindi niya ito nakilala. Hindi niya nakabutan. Yung dalawa. Kasama niya na ulit si Kuya. Sagari, oh. Sila dyan! Umalis si Maria eh. Umalis si Maria eh. Hindi kay Maria. Arte ni Maria, umalis si Kuya Rajan eh. Malaro mo yan, umalit ka pa. Sabay-sabay nga kayong ano, nagkagalis. Maria, sabay-sabay kayo nagkagalis na Kuya Rajan. Hindi matanda. Si Maria may galis. Mali ang galis yun. At saka si Kuya Red at si Sagari. Sawi, gusto mo si Kuya Red? Kuya Red! Hintay nga, paparina! Paparina. Si... Ay, nagbubukas na lang kanya. Naaabutan niya ni Snowy, guys. Pero si Snowy nun ay baby pa. Pasok na doon! Ito si Kuya Red! Yan. Nakantog. Andikot. Yan, ganyan ka nga kalikot nyo. Kaya nagpangasan siya. Inuukit pa niya lagi yan. Isang araw lang yata siya nagpangabot. Tapos pumunta na si Snowy sa Asis kasi nga may distemper na dun sa atin. Nilipat siya. Yan na! Halos kasi laki. Pero, maliit ang katawan ni Red. Sa tangkad. Matangkad kasi si Red eh. Pero hindi ganito kalaking katawan. Tignan niya naman yung katawan ni Red. Oh. Payato talaga siya. Si Kuya Red yan. Kuya mo yan. Oh. Lalaki din yan. Lalaki. Yan ang unang lalaki namin, bago ikaw. Ngayon, lalagyan na natin siya. Ang tanong, paano? Hanap natin siya, guys, na lagayan muna. Pero, for the meantime, oo, diba? Kasali na siya dyan. Tsaka ito, katabi ni Snow. Sila guys, apat na sila dyan. For the meantime, dyan muna siya. Kasi naka-anini, naka-close yan eh. Pwede ba nakabuka lang na ganyan. Yung nga lang, papasukan siya ng balahibo gabok. Kaya, sinasaran talaga natin yung mga yan. Oh, apat na sila! Yay! Finally, nagkasama-sama na rin sila. Nakauwi na si Red! First time ni Red maka-experience ng aircon. First time, di pa kami naka-aircon noon kasi nangungupahan pa kami. Oh, dito na tayo, Red. Dito na ang house natin. So, yun guys, naka-uwi na si Red dito. Nakatuwa kasi naka-experience na siya ng aircon and na-meet na niya yung iba niyang kasamahan. So, ang tagal na rin kasi na nawala siya. Tatlo pa lang talaga sila ni na Cyber. Napanood niya naman yan sa previous video and explain ko sa inyo. Pero, so happy. Thank you so much. Thank you sa nag-suggest na hukayin si Red. Kung di dahil sa inyo, hindi namin yung gagawin kasi talagang ayaw namin kasi iniisip namin wala na siya, na-decompose na totally. Pero dahil nga ni-request nyo, pinilit din namin. So, thank you guys. And thank you so much for watching. We'll see you guys on our next video. Bye!